Hello sa lahat. Meron tayo rito, Mediatek. Ang model nito, Tab910. Ang issue nito, basag o sira yung touchscreen. Ang second issue, sira ang charging port. Since hindi ko na makita yung unang video na ginagawa ko palang ito, i-skip na muna natin yung ibang video. Then gagawa na lang ako ng full video nito o second video nito kapag naka-receive ulit tayo ng ganitong unit o model. Ang nangyari dito, nalaglag, nag-crack yung touchscreen, then hindi na gumana. Hindi ito na ipagawa ng may-ari o matagal itong na-stuck. Ang nangyari, binahayan ito ng langgam. Then pati sa loob ng charging port, nagkaroon na ng corrosion. So ito ngayon yung gagawin natin. Tara, at simulan na natin. Ang una ko na ginawa, nilinis, then inayos ko yung na-deform sa kanto ng back casing. Ang next, pinalitan ko ito ng charging port. Then ngayon, tetestingin na natin yung charging at yung bagong touchscreen. Ito naman yung mga guide kapag bumili kayo ng touchscreen. Sa mga bago o mga nagbabalak mag-DIY, baka malito kayo dahil magkamukha ang Omega Tab Pro at ang Mediatek Tab910. Ang code ng Tab910, RX14-TX26. Kapag namili kayo sa online, i-type nyo lang 10.1 space RX14 space TX26 space touchscreen. Then dyan, pwede na kayong mamili kung saan nyo gusto bumili. Sa procedure ng pag-replace ng touchscreen ito, katulad din ito dun sa video natin sa pag-replace ng touchscreen ng Omega Tab Pro. Same na same lang. So, meron ng 1% na karga yung battery. Ang gagawin na ngayon, itatry na itong i-power on para ma-test na yung bagong touchscreen. So, okay yung nabili nating touchscreen. Working 100%. Then, fit na fit din. So, hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun, thank you sa inyo lahat. At yun, okay na to. Okay.